Wow! Iyan po ang ulo ng mga balita ng sinaunang hula sa Pilipinas, natagpuan sa mga pinakamatandang sulatin sa Pilipinas. Ano? Maligayang pagbabalik muli sa isa pang seryeng ginto ni Solomon kung saan kikilalanin natin sa sinaunang tulang epiko ng Ilocano ang karakter ni Marcos. Sino ulit? Oo, hindi po kami ang nagsabi niyan, kundi ang manunulat. Anong ginawa niya? Bakit siya nandoon? Siguradong mangingilabot kayo dahil mayroon talagang bagay dito na talagang masasabing isang propesiya. Oo naman, hindi natin ito mapapatunayan dahil propesiya nga ito. At sa paraang nakatagong anyo dahil malamang na itinago nilang mga ito sa mga Kastila, ang alinman at lahat ng panitikan na isinulat ng mga Pilipino. Dahil ito ang kasagsagan ng pagsakop ng mga Espanyol, pero malamang na alam ng mga Pilipino noon ang kahulugan ng tulang ito. Alam kong ang iba ang palaging tugon. Hindi, ang mga Hesuita ay hindi kailanman sumulat ng pag-amin sa kanilang pagkakasala, kaya hindi nila maaaring sinira ang mga sulating Filipino. Gayunpaman, naitala nila na ang lahat ng mga Pilipino sa mga lugar ay marunong magbasa at magsulat, ngunit nasaan ang mga sulatin na yon? May binasa sila, may sinulat sila, nasaan na yon, Espanya? Nasaan na yon, mga Hesuita? Gusto ninyong kontrolin ang lupain? At oo, kayo ang may pananagutan sa mga nangyari sa ilalim ng inyong pagbabantay. Tiyak, walang Hesuita ang magsasabi at igigiit na sinira ng mga Pilipino ang sarili nilang mga sinulat. Tama ba? Kalokohan yun. Ngunit ang tulang ito ay pinanatili. Gayunpaman, hindi man lang napansin ng mga Hesuita kung ano ang propesiyang nasasaad sa tulang ito na nakalusot ng mga panahong yun. Nakamamangha talaga kapag nakita mo kung saan ito hahantong. Bago tayo magsimula, hindi sinusuportahan ng The God Culture ang anumang mga partidong pampolitika. Hindi tayo nag-e-endorso ng sino man. Wala kaming sinabi o binanggit tungkol sa nakaraang halalan. Sa katunayan, natagpuan namin ito kailan lang, ngunit ayaw naming makisali sa politika dahil maaakusahan ito kung ilalabas namin ito noon. Kaya kami ay naghintay hanggang matapos ang halalan upang ilabas ito. At ito ay hindi tungkol sa kung kaninong pangulo. Ito ay tungkol sa isang napakakakaibang propesiya na sadyang nandyan lang. Ayaw mong sumang-ayon, okay lang. Nasa sayo yan. Ngunit sa palagay namin, ito ay napapanahon upang ihayag ito ngayon. Gaya ng mapapansin niyo, wala kaming pakialam kung ano ang iniisip ng sinuman sa alinman sa aming mga tinatalakay kailanman. Sinusubukan namin ang mga bagay at inilalantad ang katotohanan kahit sino pa ang masaktan. Ito ay talagang isang paksa na nagkakahalaga ng paggalugad at gustong-gusto naming patunayan ito ng higit pa. Ngunit ang video na ito ay hindi tulad ng iba pa nating mga video kung saan maaaring patunayan lamang ang geografya at ginagawa namin ng may mga konkretong ebidensya. Palaging tandaan na sa channel na ito, sino mang sumusubok na makipagdebate ng hindi aktwal na sinusuri ang aming posisyon ay imumute. Channel namin to, aming patakaran. Magsimula na tayo. Mahigit sa 1,000,000 tao ang nakakita ng isang video kung saan nagsasabing si Nostradamus na isang tao daw na nakakita ng magaganap at isang mangkukulam ay hinula ang mananalo si Marcos ngayong halalan. Binanggit ng video na nasabi ng Nostradamus ang Pearl of the Orient, ngunit wala tayong makikitang ganoong sipi sa Biblia. Hindi kailanman ginamit ni Nostradamus ang salitang perlas kahit isang beses. Malamang isa pang panloloko upang makakuha ng mga views at ito ay gumana naman, ngunit makikitang mukhang mali. Ngunit kailanman, sino ba ang magmamalasakit kung ano ang hinuhula ng isang kabalis na psychic? Walang kwenta yan. Siya ay sumasangguni sa mga demonyo at kahit na maaari nilang hulaan ng mga kaganapan sa oras, unawain na maraming beses nilang ginagawa mga itong mangyari din. Kaya't ang hinuhulaan nila ay hindi propesiya, kundi ang paglalagay ng kanilang plano na nais nilang isagawa at ginagawa nila
at kahit papaano ay tatawagin na nila itong isang propesiya. Ito ay higit na malinaw, gayunpaman habang nakikita natin ang isang koneksyon kay Marcos sa pinakamatandang nasusulat sa Pilipinas. Mayroon ding Laguna copper plate, ngunit iyon ay isang legal na kontrata na nagpapalaya sa isa mula sa utang, kaya hindi isang pagsulat sa ganitong kahulugan. Gayunpaman, unawain na kung ang mga Pilipino ay maaaring sumulat ng mga legal na kontrata na matagal na ang nakalipas. Nangangahulugan din na ang paglalarawan sa mga mamamayan noon na mga mapanlinlang na mga Heswita ay ganap na mali. Ipinapakilala nila mga Pilipino sa kabaliktaran ng kung ano sila at panahon na ang bawat Heswita, at sino mang mag-iisip ng tulad nila ay mapatalsik sa sistema ng mga paaralan. Tama na yung inaasal nila na kahit anong nagmula sa Pilipinas ay hindi maaaring maging mabuti. Hindi po mga sir at ma'am, sila ay mga sinungaling, dahil mahusay nating napatunayan sa isang naibalik na kasaysayan sa sering ito na ang Pilipinas ang pinakamakabuluhang lupain sa buong mundo. Siguradong marami ang aayawan ito kahit na ang YouTube na sinesensor tayo, ang FB na nagbaban sa ating mga post, kahit na ang mag-share, mga blogger, at ang pinakamangmang na komunistang channel sa buong kasaysayan na umaatake sa amin dahil hindi man lang nagbabasa. Walang sino man na nagpasinungalingan sa aming natuklasan na ang Pilipinas ay ang Ophir at ang Hardin ng Eden sa loob ng mahigit 5 taon, at hindi nila kaya. Ito ay napakahusay na napatunayan. Matibay ang mga ebidensya. Kung hindi mo pa nasuri ng buo ang Solomon's Gold Series o nabasa ang international na paglalathala ng kung ano ang aming posisyon na binabasa na ngayon sa mahigit na 100 bansa, gawin mo na. Ang paghahanap para sa kayamanan ni Solomon, ito ay sinusuportahan ng 300 pahinang sourcebook, at hinahamon namin ng sino man na subukang pabulaanan ito na wala namang nagtangka. Maaari mong basahin ang aklat na ito ng libre sa eBook sa ophirinstitute.com o bumili sa print sa buong mundo sa Amazon o Shopee. Ngayon, alamin natin kung ano ang isinawalat ng tulang ito. Nako, napakaganda nito. Kagamitin namin ng mga sipi mula sa paglalathala ng tulang ito ng Pantas Project Philippines. Mayroon pang iba, kahit na libro mga pambata, hinihikayat namin kayong suportahan at bilhin ang kanilang mga libro. Lahat ng mga ito dahil pagkatapos mong makita ito, maaaring naisin mong magkaroon ng kopya. Hindi naman namin ito ilalathala. Ang aming ginamit ay ang pagsasalin ni Angelito L. Santos. Pag-usapan lang natin ang sandigan ito at ipagpapatuloy natin. Mula sa Universidad ng Pilipinas, ang programa sa pag-aaral ng alamat, at hindi po sa amin nanggaling, ang Ilocanong Biag ni Lam-Ang ay ang pinakalumang na italang epikong katutubong Pilipino at ang tanging kumpletong epiko na bumaba sa atin mula sa mga grupong Kristiyanong Pilipino. Ibinigay ni Father Gerardo Blanco kay Isabelo de los Reyes ang pinakaunang na italang tula na siyang naglathala nito ng sunod-sunod sa El Ilocano mula Disyembre 1889 hanggang Pebrero 1890. Kinikilala ito ng ilan noong 1640 bilang ang opisyal na paglalathala na may salin sa Espanyol, at muling inilimbag ito sa kanyang El Folklore Filipino Volume 2, Manila, Imprenta de Santa Cruz, 1890, sa ilalim ng pamagat na Vida de Lam-Ang, Antigo Poema Popular de Ilocos, sa Ilocano at pagsasalin sa Espanyol. At iba pa kaya, kahit na ito ay isang epikong alamat na tula, ito ay mahusay na nadokumento sa akademya. Nais ko pong maging malinaw yan at unawain. Siyempre, ang ilan sa mga mag-aaral doon na nagpoprotesta ay walang ideya sa nakukubling mensahe dito mismo sa tulang ito. Sana po panoorin ninyo ang bidyong ito. Bago tayo magsimula, magtakda tayo ng pananaw dito. Sino si Lam-Ang? Ang Lam-Ang ay hindi isang pangalan ng kung sino lamang na karakter ng tao. Ito ay isang representasyon ng bansang Pilipinas
na makikita sa nailathalang mapa na aming tinalakay sa Part 11 ng mga sagot sa unang Enoch kasama ng tone-toneladang mapa na palaging kinikilala ang Pilipinas bilang ang lupain sa itaas ng Hardin ng Eden at ang lupain ng Ginto, Ophir, Tarsis at Sheba. Ang mapa na ito ay mula pa 1151 AD. Isipin nyo yan, bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang mapa ay nagpapakita na ang Pilipinas sa katunayan ay tinukoy bilang Lam-Ang na isang bansa, kaya hindi ito pangalan ng isang individual na tao dito. Ang buhay ni Lam-Ang ay ang buhay ng Pilipinas at suriin natin kung ano ang nangyari at kung ano ang mga propesiya na nangyayari sa Pilipinas. Linawin po natin ito. Napatunayan na natin ang lokasyon nito sa kasaysayan at ibinalik nito ang propesiya kung saan ang Mesiyas ay nagsabi sa atin sa Mateo 12:42 at Lucas 11:30 na babangon ang Pilipinas sa mga huling araw. Gayun din ang sinasabi sa atin sa Ezekiel 38 at Isaias 69. At ang mga siping ito ay ang batayan ng propesiya sa kwentong ito. At para sa mga sinaunang Pilipino na nakakaalam ng higit pa sa ating inaakala. Si Marcos ba si Lam-Ang? Hindi. Siya ay gumaganap ng isang napakalaking papel sa kwento. At wow, ito ay kamangha-mangha. Ang buhay ni Lam-Ang ay isang salamin sa buhay ng Pilipinas. At maghintay hanggang sa makita mo kung ano ang mangyayari sa Pilipinas sa huli. At oo, kasali si Marcos, kung ito man o iba pa man. Nandyan yan at hindi nagkataon lang sa aming natuklasang kaalamang ito. Oo, alam namin na gustong kinukutya ng mga akademiko ang mga bagay na tulad nito. Hayaan lang natin sila dahil wala silang alam. Dahil malaki ang puot nila kay Yahuwah at problema nila yon, hindi sa atin. Katulad ng isawalat namin ang kanilang maling paglalapat ng maharlika mula sa maling lengguwahe lalo na. Tinuloy nilang pag-atake kahit na wala ni isa man sa kanila ang nakatalo sa aming posisyon at napatunayang mali ito. Lalo na dahil lang sa ayaw nila tanggapin ng ating napakatibay na natuklasan na ang Pilipinas ay ang Ophir at ng Hardin ng Eden ay hindi na ito totoo. Sila ay mga mandilibak at mga hangal na kumikilos tulad ng ibinabala ng 2 Pedro 3 na kanilang gagawin dahil sa sadyang walang alam. Sa katunayan, ang kanilang kamangmangan at kawalan ng kakayahang patunayan na mali ay nagpapatunay ng ating matatag na posisyon. Nandito lang kami, gayon din ng libo-libo nating tagapanood. Kaya, akademya, kinakailangan nyo itong harapin sa ayaw o sa gusto nyo. Ang katotohanan ay maibabalik at patuloy ang buhay. Kailangan mong patunayan na ito ay mali, subalit hindi mo ito makakaya. Kaya mas mabuting tanggapin mo na ito ngayon. Ito ay parang 40 pahinang tula o ang pagkakasunod-sunod na kwento ng buhay ni Lam-Ang mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan. Kaya gagamit tayo ng mga sipi at may makikita po kayong link sa description box. Basahin mo lahat. Ito ay isang video sa YouTube at hindi namin nilalayong magpatuloy ng maraming oras. Mangyaring basahin ang buong kwento para sa iyong sarili. Gaya ng lagi nating sinasabi, patunayan ng lahat ng bagay. Sa 1 Tesalonica 5:21. Nagsimula ang ating kwento sa pagsilang ni Lam-Ang at ang paglilihi ng kanyang ina ng mga pagkaing Pilipino na nakakatawag pansin lalo na kapag nabasa mo ang lahat ng mga bagay na hinahangad niya, lalo na ang shellfish at ilang prutas na karaniwan sa maraming nagbubuntis. Nang siya ay ipinanganak, ang ama ni Lam-Ang ay napatay sa isang labanan ng mga igurot. Oops, sorry mga igurot, yan po ang nakalagay sa istorya. Alalahanin, si Lam-Ang at ang pamilya ng kanyang ama ay mula sa baknotan sa La Union. Sa pangkahalatan, bagaman si Lam-Ang ay ang Pilipinas, ito ay talagang kumakatawan sa mga lokal na labanan noong unang panahon at hindi na po ito nakakagulat. Habang lumalaki si Lam-Ang, muli, tandaan na hindi siya talaga isang tao, kundi ang Pilipinas o ang sinuunang pangalan nito na Lam-Ang o Ophir. Tinalo niya ang mga igrot gamit ang bolo o machete lamang. Ang buong tribo,
Wow! At nakakakuha din ng maraming kayamanan doon. Ang bilang ng mga pagmanggit ng ginto ay nakakamangha kahit na mga barko'y ginto. Oo, mga barkong gawa sa ginto. At oo, iyon ay naitala sa ibang mga lugar sa lupain ng ginto. Hindi niyo po yan matatagpuan sa ibang bansa. May alam ka bang ibang bansa na may ganyan? Wala kaming alam. At ang buluwa na gintong barya sa isang alamat ay maaari lamang magmula sa lupain ng ginto. Si Lam-Ang ay nakikipagkalakalan din sa kanyang mga barko sa China. Ito ang Pilipinas at muli ay hindi isang tao na nagsimula noon pang 990 taon bago pa isinilang si Kristo. Ayon kay Sir Douglas ng British Museum at Dr. Craig, noong mga 1,907 taon o higit pa. Sa partikular, bagaman ito ay matatag na para sa mga Ilocos, na sikat sa pagiging mas mayaman at mas kilala kaysa sa mga Inchik ayon kay Duarte Barbosa na kinilala mga isla sa kabila ng dagat mula sa Indochina na hindi talaga mahirap kilalanin, ngunit iniisip pa rin ng akademya na yon ay Japan na maling-mali dahil sila sa pangkahalatan ay yumuyuko sa mga Briton na lumapastangan sa proseso ng akademiko kahit na sa punto ng paggawa ng tahasan. Lantaran pandaraya at sila ay nahuli na ginagawa ito at kapag hindi ka umayon, ikaw po ay kukutyain. At sila ay nagsimulang magbayad ng mga propagandista upang huwag pansinin ang Pilipinas bilang Ophir na parang hindi ito isang opsyon, ngunit ito ang tanging pagpipilian. Yan ang kanilang taktika. Nakakalungkot. Mahusay naming napatunayan ito at malaya kaming magsasalita tungkol dito dahil ang channel na ito ay hindi mananahimik lang sa kamangmangan ng akademya o kaalaman. Ang tulang ito ay tunay na kwento na may batayan sa makasaysayang katotohanan at nagpapatunay sa lupain ng ginto, sa mga barko, sa kalakalan, tradisyon, kasaysayan nito, lalong higit ang kapalaran nito sa propesiya. Makakarating tayo doon. Iabante natin ang kwento. Nang si Lam-Ang ay kumuha ng asawa, nakakatuwa sapagkat ang babaeng gusto niyang pakasalan ay nililigawan ng maraming mayayamang lalaki at may mga Espanyol at dayuhan pa. Tiyak na maganda ang Pilipina at isang kayamanan talaga. Tunay na ipinagmamalaki ng Pilipinas ang kagandahan ng kanilang mga kababaihan. Ngayon, magsisimula tayo sa gitna ng kwento habang si Lam-Ang ay naghahanda na makipagkita at ligawan itong babaeng napintas na nakikipagkompetensya sa maraming lalaki kahit na sa mga mayayaman. Ngunit hindi siya magaano maliit at hindi rin ang Pilipinas noong unang panahon ng ginto ay napakasagana. Ang kayamanan ay hindi kapanipaniwala. Walang ibang lupain na maaaring maging kwalipikado bilang lupain ng ginto kung inyong mauunawaan kung ano ba talaga ang Pilipinas. Ngunit huwag kang mangahas na sabihin sa akademya yan sapagkat hindi ka pahihintulutan at yan ay isang hangal na propaganda. Ano kaya at bitiwan at ihinto nyo ng pagkukontrol niya un? Basahin ang libro at panoorin ng serye. Oo, pinatunayan namin ito. Ang kasaysayan ay napakasagana at hindi mapag-aalinlanganan. Kaya patuloy nating basahin. Pakiusap, buksan din ang ikatlong silid ng kanilang bahay at kunin mula roon ang ginto. Ibig sabihin si Lam-Ang ay may silid ng ginto. Buluan, mga sinaunang gintong barya na matatagpuan sa arkeolohiya na aming tinalakay. Nang siyam na likaw na gintong barya na nabibiyak kapag nasisikatan ng araw na ang init ay matindi para mapaso ang takong ng isa. Kasama ang kanyang puting tandang, manok na may dilaw na paa at mabalahibong aso, si Lam-Ang ay naglalakbay. Ayos ang kwento, parang pambata lang talaga, pero tandaang ito ay kasaysayan. Hinahamon siya ng isa pang Pilipino na si Sumarang, na tinalo rin niya. Pagkatapos, may isang babaeng sinubukang kunin ang kanyang atensyon sa daan, ngunit hindi napigil si Lam-Ang. Tignan mo, ang mga sinaunang Pilipino ay hindi nakikipaglaro sa mga sistema ng mga mananakop. Nag-iisip sila para sa kanilang sarili at gaya ng ating tinalakay. Kahit sa pagsamba, sinamba nila si Aba,
Opo, ang parehong ginamit ng Mesiyas at Pablo para kay Yahuwa, siyang tunay. Itinataas nila ang kanilang mga kamay patungo sa langit, ang kanilang mukha sa langit at sumisigaw sa kanilang Aba, ayon sa istoryador ni Magellan na si Pigafetta na nakasaksi nito. Hindi sila sumamba sa maraming Diyos at maging ang hari ng Zubu na tumanggap kay Magellan na hindi naman Pilipino kundi isang Hindu mula sa Sumatra. At gusto niya ang kanyang mga bagong estatwa na ipinigay ng Magellan, yung mag-ina na sinasamba na niya sa kanyang mga templong Hindu na may iba't ibang mga pangalan, iyon ay hindi banyaga sa kanya sa pagsamba. Ngunit banyaga ito kay Lapu-Lapu na isang tunay na Pilipino na tinanggihan si Magellan at lahat ng kanyang kinatawan na mga pinatay niya. At pagkaraan ng mga araw, ay pinatay naman niya ang kapalit ni Magellan na kapitan at bayaw na si Barbosa at hinabol pa ang natitirang barko ng mga Espanyol palabas ng Visayas gamit ang isang pulutong ng mga barko. Balik tayo sa kwento. Sinabi ni Doña Ines Canoyan ang pinahalagahang Pilipina. Pag-akyat sa kubo, kung kanino ko pinagkakautangan ng aking buhay, ilabas mo sana ang gintong upuan. Nababalutan ng buluan na ginto, ginawa ng mga tao mula sa hilaga. Kaya, nagkaroon din ng ginto ang kanyang pamilya at dito mayroon silang upuan na gawa sa ginto ng buluan. Wow, ginawa iyon ng mga Ilocano mula sa norte. At pagkatapos, naghanda ng pagkain. At napaibig ni Lam-Ang si Canoyan sa kanya. Ngunit muli tandaan natin, ito ang Pilipinas. Mas pipiliin niya ang kanyang bansa kaysa sa Espanya na siyang tunay na punto dito. Ang nakakalungkot kahit ngayon, may mga Pilipino lalo na sa mga akademikong lupon na nasa kapangyarihan. Ang sinasabi ko dito, ang mga presidente, mga direktor ng museo, basta silang mga nasa pwesto na mas pinipiling sumang-ayon sa mga Briton, Amerikano at sa New World Order kaysa sa sarili nilang bansang di hamak na mas makabuluhan. Mas pinili nilang maging ignorante sa katotohanan dahil hindi man lang sila nagbabasa. Siyempre, ito ang dahilan kung bakit nila binabaliwala ang mga katotohanan at nakakalimutan kung sino sila bilang tao. Nakakalungkot, hindi man ganoong kagandahang lalaki si Lam-Ang, ngunit hindi iyon ang mahalaga dito. Subalit, mamahalin siya ng babaeng kanyang nililigawan higit sa lahat. Siya ay umibig sa Pilipinas dahil siya ang babae sa Apokalipsis 12, gaya ng natalakay na natin sa mga bahagi 13, A hanggang G. Ito ang lupain ng babae sa katunayan sa lahat ng kasaysayan, ang kanyang mga magulang. At ang tradisyon ng Pilipinas ay nagbibigay kay Lam-Ang ng isang hamon na gumawa ng isang malaking halaga ng ginto. Ang mga regalo sa pamilya ng magiging asawang babae ay karaniwan at kaya iyon ay tinupad ni Lam-Ang na siyang kanilang ikinagulat sapagkat ito ay lupain ng ginto. Kung kaya mong tuparin ang lahat ng itinalaga namin sa iyo, maaari mong pakasalan ang aming Canoyan. Kung ang iyong kayamanan ay magpapahintulot sa iyo na tumbasan ang kayamanan na iisa-isahin namin para sa iyo. Lam-Ang anak, tumingin ka sa paligid mo. Maging ginto ang daanan sa gitna ng bakuran, ang mga sangkalan din. Ginto sa lahat ng dako. Tanging sa lupain ng ginto lamang ang ganitong kahilingan ay mapagbibigyan. Walang ibang bansa ang makakagawa nito. Ang Pilipinas ay may mahusay na dokumentasyon sa buong kasaysayan at tinalakay na namin yon sa aklat at sa sering ito. Panoorin at basahin. Mayroong dalawang inukit na tandang, apat na inukit na inahin, dalawang hipon, lumalangoy paitaas sa agos. Hayaang itong lahat ay maging ginto. Ngayon, anak kong Lam-Ang, ibuhos ang iyong tingin ngayon at isaisip ang dalawang pomelo. Gawin ding purong buluan na ginto. Ito ang mga laruan ni Canoyan. Muli, maraming ginto.
isang kasaganaan na hindi kayang arukin ng iyong isipan, maliban kung naiintindahan mo ang napakaraming ginto sa sinaunang Pilipinas. Hindi pa sila tapos. At gayon din, itong mga umiikot na kagamitan, ang tek-tek at ang gaganyan, at ang gong, ang longgangan, at ang lahat na mga kadamitan, hayaan itong lahat na maging buluan na ginto. Mga ginto ng Pilipinas, hindi pinagpalit na ginto, hindi. Katutubong ginto ng lupain na ang kasaganaan nito'y napakahusay na nadokumento. Ang ina ni Kanoyan pagkatapos ay idinagdag, "Aming anak ng Lam-Ang, pakasalan mo si Kanoyan kung mapapantayan mo ang lahat ng sinabi namin sa iyo." Si Lam-Ang naman ay nagsabi, "Inang namungan, ang sinabi mo sa akin na tapatan ay hindi mauubos ang aking mana, hindi man lang ang mga nakaimbak sa aking mga palaisdaan kung ibibenta ng pakyawan. Mayroon ng ganito mga ginto si Lam-Ang at higit pa at iba pang mga ari-arian." Alam po natin na ang ilan sa kanluran ay hahamakin ng isang palaisdaan, ngunit ito'y isang napakalaking negosyo na noong sinuunang panahon at si Lam-Ang ay isang mangangalakal sa ibang bansa, kahit hanggang sa China na alam natin. Ulitin po natin, ito talaga ay ang Pilipinas, hindi isang tao lamang. Representasyon lamang siya at pinagmulan. Ang mundo ng mga panahong iyon na isinusulat ay pinagsasamantalahan ng Espanya, ang lupain at lubang napakaraming kayamanan pa rin. At ang nasa isip ko ay tanging ang palaisdaan, maliban sa mga naipamigay ko na. Mula sa mga igurot na nasakop ko, ito ay hindi man lang ikasyam na bahagi ng aking mana. Mula sa aking mga dakilang lolo sa aking ama at ina, ang ginto ay ipinasa mula sa kanilang mga ninuno sa Pilipinas ayon kay De Morga noong 1609. Ito ay matibay, hindi isang maliit na bagay. Ito ay malalaking paglilipat ng kayamanan sa lupain ng ginto tulad ng inaasahan. Ngunit kung si Lam-Ang ay kukulangin pa rin, mayroon pa akong dalawang bangka ng buluan na ginto na panakanakang nagsasakay ng mga China ware o kaya'y porselana direkta mula sa China para sa hari ng puwan-puwan ng China na aking kamag-anak at kaibigan. Hindi sigurado kung paano. Hindi niya sinabi pero sa dami ng pakikipagkalakalan ng Pilipinas sa China, hindi nakakagulat na ang haring ito ay nag-asawa ng isang Pilipina para kanyang maging reyna. Sa ngayon, isa sa mga bangka ko, isang sampan, sa tingin ko ay pabalik na lulan ang mga kargamentong mga Chinaware. Wow! Muli isang napakahusay na dokumentong kalakalan kung saan ang mga barkong Pilipino ay dumadaong sa kanton noong 490 taon bago ipinanganak si Jesus upang makipagkalakalan. Nagpatuloy ito sa buong kasaysayan at ang mga Pilipino ang tumawid sa dagat na matagal na bago pa ito gawin ng mga Chino. Mangyaring dalhin na ninyo lahat yaong mga isusuot ni Kanoyan, ang mga panyapak na binurdahan ng gintong buluan. Ginto! Wow! Kahit chinelas ay ginto! At sa lalong madaling panahon, ang seremonya ng mga barya at belo. Isang tradisyong Pilipino, hindi Romano. Ito'y napakaganda. Isa pang sinaunang tradisyong Pilipino na nakita natin na dinala sa Amerika at yak nananatili sa Pilipinas pa rin. At ang mga kababayan nila Lam-Ang at Kanoyan ay nagsalo-salo sa iisang mesa. Pakinggan ang aking sasabihin. Maaaring itago ng isa ang kanyang plato at kahit magbalot pa ng pagkain para iuwi. Ito ay tradisyon at ginagawa nila ito sa bawat kasiyahan. Bawat isa ay nag-uuwi ng pagkain sa kanila. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Panginoong Diyos. Tignan mo ito. Aking asawang Kanoyan, ako ang napiling sumisid ng shellfish na rarang. Napangarap ko na walang alinlangang kakainin ako ng pating na tiyowan, tiyowan. Nakita nyo si Lam-Ang, ang Pilipinas ay may likas na pagiging propeta. Intindihin nyo po yan, ito ay mahalaga.
Nakita ng Pilipinas ang pagbagsak nito sa ilalim ng mga Espanyol, na ito ay tila ganap na lalamunin, ngunit hindi pa ito ang katapusan ng kwentong ito. Sa ibabaw, sinubukan niyang hanapin ang mga ito at nang makitang ilan, sumisid muli. Mismong sa bunganga ng isda, isang malaking tiyowa na pating. Wow! Tulad ng kanyang pagpoporpesiya. At ito ay isang malungkot na araw dahil ang pating na sumalakay mula sa dagat ay ang mga Espanyol at ang kanilang mga Hesuita at Agustin at Papa talaga na siyang nagbasbas sa pagkawasak nito at hindi maikakailayon. Nilamon ng pating ang Pilipinas ng buo na siyang talagang ginawa. Ngunit hindi pa rin ito ang katapusan ng kwentong ito. Asawa kong Don Lam-Ang, nasan ka na kaya ngayon? Wala akong pwedeng upahan para hanapin ka. Ang babaeng kanoyan, ang kanyang asawa, ay humingi ng tulong at natagpuan si Marcos, ang maninisid. Sino? Ano? Patay na ang Pilipinas sa puntong ito. Ngunit ang babae, ang lupain, ay hindi sinukuan si Lam-Ang. Sino ang dinala niya upang iligtas ang Pilipinas? Lam-Ang? Marcos. Isinulat ito noong 1640 na inilathala noong 1800s bago pa nagkaroon ng Marcos sa kapangyarihan. Wow! At pagkatapos, ang maninisid, ang matandang Marcos, sumisid noon. Ngunit nabigo siyang mahanap ang mga buto. Sa pangalawang pagkakataon na siya ay sumisid, natagpuan niya ang mga buto kung saan sila itinaboy ng pating. Ang Pilipinas ay hinumbaran hanggang sa buto, ngunit hindi ito ang katapusan. Ang sabi ng manok, Ginoo, kunin mo ang lahat ng mga buto at dalhin sa dalampasigan ng mga ito. Walang dapat na mawala. Bakit? Muling bubuuin at ibabalik na Yehuwa ang Pilipinas. At nang wala ng mga buto na matagpuan, pinagmasdang maigi ng manok ang mga buto. Wala siyang nakitang kulang. Ang mga buto ni Lam-Ang ay nakumpleto. Tumilaok ang manok na may dilaw na paa. Pinagpagnandandang ang kanyang mga pakpak. At nagsimulang gumalaw ang mga buto. Ang asong kulot ay umalulong ng dalawang beses pagkatapos ay nagkamot sa lupa na para bang ililibing ang mga buto ni Lam-Ang. Pagkatapos ay biglang bumangon ng lalaking si Lam-Ang. Siya ay nabuhay na mag-uli mula sa mga patay. Ito ang Pilipinas at ito ay babangon gaya ng sinabi ng Mesiyas na magaganap sa Mateo 12:42 at Lucas 11:30. Napakasarap ng tulog ko, aking asawang kanoyan. 7 gabi ang nakalipas. Ano? 7? Ang bilang ng pagkumpleto ni Yehuwa, mga kapatid. 7 gabi. Kung titingnan mo ito sa mga henerasyon ngayon, iyon ay mga 490 na taon. Isipin mo yun. Ito ay naging 500 taon noong nakaraang taon mula nang dumating si Magellan sa Pilipinas. Simula nung huli tayong natulog. At lahat ng mga palatandaan na sinabi mo sa akin tungkol sa naging dahilan ng aking pag-iyak dahil hindi ko kinaya, hindi ko kayang mawala ka. Mahal kong asawa, Don Lam-Ang ang ibigay mo sa akin ng iyong kamay. Ang babaeng kanoyan ay lapis na nangungulila sa iyo. Ang lupain ng Pilipinas na siyang land of creation at ng unang Sabbath. Ang mismong lupain kung saan nanirahan sina Adan at Eva at ang mga unang panganganak ay naganap sa buong kasaysayan. Ang lupain ito ay mahalaga at nais nitong bumalik ka sa mga kaparaanan ni Yahuwa upang maibalik ang kanyang presensya sa inyong buhay, iyong barangay, iyong lungsod, iyong lalawigan, iyong isla, iyong bansa, Lam-Ang. Pagdating doon, sinabi ni Lam-Ang, nararapat lamang na bayaran ang matanda, ang maninisid. Si Marcos yon, mga kapatid. Aking asawang kanoyan, bigyan mo siya ng 1 tambak na barya na mas matangkad sa kanya. Tama, si Ferdinand Marcos ay napakayaman sa ginto,
bago pa man siya maupo bilang opisyal. Ganito nagwakas ang buhay ni Lam-Ang. Kaya balikan natin dito. Si Lam-Ang ay ang Pilipinas bilang isang bansa. Si Kanoyan, ang kanyang asawa, ay ang lupain ng Pilipinas na siyang lupain ng babae. Kung di mo alam, ang karamihan sa mga Pilipino ay may napakalapit na relasyon sa kanilang lupain. Kung magkagayon, hindi mo kilala ang mga Pilipino. Mayroong napakalaking pagpapakita ng kasaganaan ng ginto at kayamanan na hindi abot ng isipan at hindi makikita sa alinmang bansa sa kwentong ito. At kung ito lamang ang lugar na makikita natin, maaaring subukan nyo na debatihan yon bilang marahil ay pagpapaganda o katang-isip subalit mula sa mga sinulat ni Pigafetta, ang Boxer Codex, sa maraming mga sinulat ng mga Portuges at Espanyol lalo na, nakita namin na ito ay suportado ng kasaysayan bilang katotohanan at hindi alamat. Ang Pilipinas ay may libu-libong taon nang ikinasal sa kanyang lupain sa kapayapaan at kasaganaan na may tunay na pagsamba kay Yahuwah, Lam-Ang at Kanoyan. Pagkatapos, dumating ang mga pating, sina Magellan at ang Espanyol na lumamon sa Pilipinas o sinaunang Ophir mula sa dagat. Sila ay kumikilos tulad ng mga pating mula pa sa kanilang unang paglalakbay. Sila ay kuntawagi parang mga mafia thugs at pirata. Kasama dyan ang mga Augustine friars at Jesuits na kasama nila. Kung saan, lahat ay nagpapakita ng mga bunga ni Satanas, pagpatay, pagnanakaw, at pagsira. Ang Pilipinas ay ginahasa hanggang sa buto. Ninakaw ang mga miniminang ginto. Inagaw ang mga mapagkukunan. Ang kanilang pinahalagang babae na dudungisan ng kasamaan ay sinusubukan ng karamihan na hindi bigyang pansin ngayon ang pagdurungis sa bansang Pilipinas. Kailangan itong malipol ng lahat. Tapos yung maninisid si Marcos? Alin? Hindi natin alam kung sino. Maaaring sabihin ng ilan ang una at maaaring suportahan yon. Sasabihin ng ilan na ito na nga at maaaring iyon. At ang ilan ay magsasabing ang susunod o maaaring kung sino sa kanila pwede sapagkat ito ay isang direktang hula na ang isang Marcos na sumisid ay ibinalik ang mga buto ng Pilipinas sa lupain nito para kay Yahuwah upang maibalik niya muli ito. Doon, babangon at ibabalik ang Pilipinas sa kanyang orihinal na katayuan. Ngunit ito ay mangyayari sa pamamagitan lamang ni Yahuwah. Walang ibang itataas. Hindi ito patungkol sa ekonomiya. Ito ay ang pagpapanumbalik ng kanyang mga paraan kung saan sinasabi sa atin ang Mesiyas sa Mateo 12:42. Ang reyna ng timog, na kilala pa rin bilang Cebu o Sheba hanggang ngayon, ay babangon sa paghuhukom kasama ng heranasyong ito at hahatulan ito sapagkat siya ay nagmula sa mga dulong bahagi ng lupa upang marinig ang karunungan ni Solomon. Si Sheba, ang reyna ng Sheba, ay ang ninuno ni Sheba na kapatid ni Ophir, ang Pilipinas, at hindi ang maling Sheba sa Ethiopia. Ang kanyang ninuno na reyna ay bumusita kay Solomon na nagregalo ng mga yaman ng Pilipinas sa templo. Bakit? Dahil unang ginawa ni Adan mula sa parehong lupain ni na Adan at Eva. Gayun din ang ginawa ng tatlong hari o higit pa sa kapanganakan ng Mesiyas pagkalipas ng 2 taon. Tinalakay namin yon ng detalyado sa ating mga serye. Ang lalaking ito na si Marcos ay binigyan din bilang kabayaran ng napakaraming gintong buluan. Ito ay katumbas ng isang tumpok na mas mataas kaysa sa kanya. Yaon ay mapakalaking yaman at kahit ang unang Marcos ay nakatanggap ng malaking halaga ng ginto bago pa man siya naging pangulo. Bakit? Ano ang ginawa niya? Siya ang abogado para sa mga ginto na ibinalik mula sa Vatican sa Pilipinas na kung saan ay isang napakalaking kaganapan dahil sa pangkahalatan
ang Vatican ay hindi nagbabalik ng ginto. Ibig kong sabihin, alam mong sila ang mga mananakop na sumakop ng mga bansang ito sa pangalan ng Papa. Dapat mo itong tandaan kaya ito ay humantong sa isang matibay na posisyon na itong ama ay maaaring ang Marcos na yun. Subalit, hindi talaga natin sigurado. Pero alam natin na mula sa pamilyang yun na nabanggit, dito ito ang mangyayari. Ito ay humantong sa isang malakas na posisyon na ang ama ay maaaring itong Marcos, ngunit hindi namin alam. Ang alam lang natin ay isa itong pinangalan ng Marcos na gagamitin ni Yahuwah para iligtas ang Pilipinas, para ilagay ito sa landas ng muling pagbangon mula sa mga patay. Sinasabi at sinisikap nilang kilalanin ito bilang isang third world country. Inilalagay ito ni Yahuwah bilang kanyang pinakamahalagang lupain sa lahat ng propesiya at sa lahat ng Biblia na talagang oo, mas makabuluhan pa sa Israel dahil ito ang lupain ng paglikha, ang lupain ng hardin ng Eden, ang lupain ng unang kapanganakan na sinabi na Adan at Eva, unang kapanganakan, ang kanilang mga anak. Wala talagang maihahambing. Kaya tulad ng maraming beses na sinabi sa Isaias na ang mga islang ito sa silangan, sa mga dulo ng lupa, ay ibabalik ang kanyang mga batas, ang kanyang mga paraan. Gagawin mo? Alam na namin na marami sa inyo ang gagawin yon dahil sinabi yon ni Yahusha, sinabi din ni Isaias at sinabi ni Ezekiel. Napakasagana at malinaw ang propesiya. Hindi lang tungkol sa ginto ang lupaing ito. Ang ginto at pilak ay akin, sabi ni Yahuwah. Ang tunay na kayamanan ay si Lam-Ang, ang kanyang mga tao, at ang mga tao nito ay pinahahalagahan ang kanoyan. Ang lupaing ito, ito ay hindi katulad ng iba. At bakit? Dahil ang banal na mga banal ni Yahuwah sa buong mundo ay umiiral at matatagpuan sa hardin ng Eden, sa ibaba lamang ng Pilipinas. Ang lupaing ito ay hindi tatalikod sa kanya, ngunit ibabalik ang kanyang mga daan at muling babangon sa kanya sa isang mas mataas na posisyon sa entablado ng mundo. Ito ang huling pamantayang itataas ni Yahuwah laban sa huling imperyo ng mundo na nasa kapangyarihan ngayon. Ang kanilang kapangyarihan ay pansamantala at napakasama. Tignan na lamang ang kanilang labis na reaksyon sa isang virus na medyo mas malala lang kaysa sa trangkaso. Inagaw nilang kapangyarihan. Kapangyarihan kahit na sa ating katawan. Isang napakalaking paglabag po ito sa karapatang pantao. Hindi sila titigil hanggat hindi sila natatalo ni Yahusha. Ngunit babangon at tatayo ang Pilipinas. Naniniwala kami na oras na. Mayroon kaming mahigit na 400 na video sa channel na ito. Isa para sa bawat araw ng taon ngayon. Marami kasing malalim na. May humigit kumulang 50 o higit pa sa Tagalog para sa mga Pilipino. At ngayon ay 6 sa Espanyol upang magsimula. Kami rin ay nagsiset up ng mga subtitle para sa 20 at mahigit pa na wika para sa karamihan ng aming mga video. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at i-click ang bell para sa mga notification ng mga bagong upload. Sumali sa aming listahan ng email dahil nabigo ang YouTube na mag-notify ng madalas at aabisuhan ka namin mismo sa thegodculture.com. Punan lamang ang pop-up. Mayroon na kami mga alternatibong platform para sa mga video sa Rumble, Odyssey at Utreon. At ang aming bagong podcast ay magagamit din para sa lahat ng aming mga video. Lahat ng mga link sa kahon ng paglalarawan. At i-friend niyo po kami sa Facebook sa The God Culture Original. Kung gusto mo ng alternatibo, mayroon na kaming Parlor. Ang link nasa baba. Mayroon na kaming 6 na aklat na naipublish sa buong mundo na binabasa na ngayon sa mahigit na 100 bansa. At ang aming bagong release ay available na ngayon. Ang unang aklat ni Enoch, ang pinakamatandang aklat sa kasaysayan. At ngayon alam mo na,
Ito ay tiyak. Inilunsad din namin ngayon ang Ophir Philippines Coffee Table Book sa US, Canada, UK at maraming merkado sa ibang bansa sa Amazon at available ito sa hardcover o softcover doon. Bukod pa rito, inilunsad namin ang The Book of Jubilees, the Torah calendar na may color maps at interior dahil marami rin ang humiling sa ibang bansa. Meron na tayo niyan sa Pilipinas. Available din yan sa hardcover o softcover kung gusto mo. Ang lahat ng mga libro kasama ang Solomon's Treasure ngayon ay libre sa eBook. Pumunta lang sa ophirinstitute.com para sa lahat ng link, para sa inyong lugar, para sa lahat ng aming aklat. Marami pang paparating. Salamat sa pananood. Ngayon, laging tandaan, patunayan ang lahat ng bagay para sa iyong sarili. Ya bless sa lahat!